Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Gemini for today. We have number 13, Transformation. So, merong malaking pagbabago ang maaaring mangyari dito sa buhay ninyo, Gemini. Napakalaki ng wings, no? Kaya most likely, this is a massive transformation, no? Merong kayong bagong pintong bubuksan dito para sa buhay ninyo. Meron kayong sasara, no? And you are welcoming newness, no? So, that could be anything. Mga bagong paniniwala, siguro. Mga bagong personal stuff, no? Nababaguhin ninyo, personal transformation. It could be a new house na uuwian ninyo. Maaring this is a place of residence na magbabago. Maari din na mayroon kayong bagong trabaho, bagong career, bagong business. It could be anything, no? Gemini, we have number 5, financial and material changes. Ayan na nga. So, meron magbabago, no? Sa inyong kaperahang aspeto, no? Financial and material na aspeto dito ang maaaring magkaroon ng pagbabago. So, maaaring positibong pagbabago yan or maaari din naman na hindi. Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is going to be some changes dito na magaganap pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Okay? So, we have number 15, temptation. So, ang iba sa inyo dito may be tempted, ano? To do something or to buy something. Yan. So, siguro may mga ganon na, alam mo yun, hindi naman kailangan, hindi naman priority, yung mga ganon. So, pero parang maninindigan din kayo dito na, hindi ko pwedeng bilhin yan. Hindi ko gustong gawin yan, kaya hindi ko gagawin. No? Kasi, yung mukha niya nandito sa harap. Tapos, ito yung mas, ito yung mas paninindigan ninyo, no? Na nakatalikod kayo doon sa temptation. Nandito sa maliwanag na yan. Kung ano man yung bagay na yan, maaring yun ang temptation ninyo. Kaya, parang maninindigan kayo dito rin, no? Parang pagtatagumpayan ninyong iwasan kung ano man ang temptation na yan. So, what else? We have number 4, firm foundation. For some of you dito, Gemini, maaring ang focus ninyo is to lay a solid foundation, ano? In some areas of life ninyo, like siguro family and relationships, or maybe siguro love and romantic relationship, no? So money, career, and finances, no? So maaring nandoon along those lines dito yung mga pagpo-focusan ninyo sa ngayon. Maaring meron kayong mga babaguhin dito sa sarili ninyo para nang sa gayon magawa ninyo kung ano man ang gusto ninyong simulan dito, no, na paglay ng solid foundation. So maaaring yung transformation na yan dito linked sa mga sitwasyon na to or dito sa areas na ito, kasi maybe before hindi ninyo yung pinagtutuunan ng pansin, maybe least priority ninyo yan, pero ngayon maaaring yun ang babaguhin ninyo na ngayon yun ang magiging focus ng iba sa inyo. So good luck po. We have number 5, and we have another 5. Look at that, we have 5 and we have 5. So, malaki ang pagbabago ang maaaring mangyari dito sa buhay ninyo, Gemini. Kasi yung 5, you know, that resonates with change and magnified ang ano niya, ang energy niya dito sa reading ninyo because we have 2 5s. So, I suggest also na pakitignan po ninyo, paki-google po ninyo kung anong ibig sabihin ng number 55 for more guidance, okay? Maaaring yung pagbabagong ito, no, na mangyayari sa buhay ninyo is related dito sa inyong kaperahang aspeto. So, maybe ang obstacles and challenges na to is regarding money. Kasi meron tayong financial and material changes. So, maaaring magbabago ang inyong sitwasyon pang kaperahang dito aspeto. And maybe that is going to change for the better, no? Dahil meron tayong transformation energy, tapos meron tayong dalawang 5 which resonates with change. So, mas malakas dito yung energy ng pagbabago. So, definitely, meron ditong pagbabago sa kaperahang aspeto ninyo. Maaaring yung pagmamanage ninyo ngayon ay mas gagandahan na ninyo, mas haayusin na ninyo, siguro mas paiigtingin na ninyo dito yung inyong financial discipline or
maaaring matututo na kayo dito na gumawa ng financial plan ninyo for the month or for the week, for bi-weekly, yung mga ganon. So, and maybe, kasi, no, you're going to change that pattern dito kasi maaaring yun ang inyong problema sa ngayon. Maaaring regarding pagmamanage ng inyong resources dito, ang challenge ninyo and obstacles ninyo. Kaya you're going to do some kind of improvement or changes on that matter, no, para mas maging maayos ang inyong sitwasyon. So we have number one, napakaganda nito. This is a new beginning energy. Transformation card is also a new beginning energy. Kaya napakaganda, no? There is passion ignited dito. Magigising dito yung ano ninyo, yung passion ninyo, yung love ninyo for something. Maaring ano to, opportunity ito dito na kakatok sa inyo that is going to bring forth success, determination, is going to ignite your passion dito talaga. At maaaring gagawa kayo dito ng mga bagay na related sa inyong creativity, you know, at maaaring yun ang magiging kapital ninyo or yun ang magiging key ninyo para kayo ay magtagumpay at this time. Diba? Maaari kasi na yung opportunity na to is related sa inyong trabaho, related sa magiging negosyo ninyo, or maaaring career opportunity ito na mabibigyan kayo ng pagkakataon na magawa ninyo kung ano yung passion ninyo. So, posibleng ganun din ang ganap. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O, na mensahe ni Libra is number 13, transformation. So, malaki ang maaring pagbabago na magaganap dito sa buhay ninyo, Libra. That could be in any area of life, no? Depende sa inyong sitwasyon. Kayo lang ang tayong nakakaalam niyan. Kung anong mga area ng buhay ninyo dito ang magbabago or gagawa ninyo ng pagbabago, no? Because this could be something na kayo ang gagawa ng pagbabagong ito, or maybe pagbabago sa outside world ninyo, and you have ano, parang it would have a direct effect on you, yung ganun, kumbaga. So depende sa inyong situation. It could be a change sa personal ninyong aspeto, you know, personal transformation, or maaaring pagbabago ng relationship dynamics, family dynamics, maaaring pagbabago ng place of residence, no, pagbabago ng tirahan, pagbabago ng trabaho, pagbabago ng opisina. It could be in any area of life, but definitely parang ano to, massive, no, transformation. So what else? We have number 10. Napakaganda naman ito, Libra. Good luck and good fortune is on your side. So destiny is at play sa ngayon, kaya pala massive ang pagbabago, massive change talaga ang magaganap. At hindi lang isang malaking pagbabago, pero yung pagbabagong ito, bonggang-bongga talaga, dahil this is going to bring forth positivity. No? Positive changes are about to happen dito sa buhay ninyo, Libra. Marami kami kayong sisimulang bago dito sa inyong mga sitwasyon. This is destiny at play. This is the divine universe intervening in your circumstances at this time at towards magandang pagbabago. So let's say for example, ang sitwasyon ninyo ngayon nasa bottom kayo, no, ng gulong, 'di ba? Gulong ng palad, gulong ng buhay, yung ganun. Maybe nasa baba kayo. Ang universe na dito, no, mag-a-adjust, no, i-a-adjust ng universe dito ang mga kaganapan sa buhay ninyo para iangat kayo, para maging mas maganda, mas mabuti, mas maswerte, mas abundant, mas prosperous ang inyong sitwasyon sa ngayon. So, ganun kaganda ang ikot ng gulong ng buhay ninyo sa ngayon, Libra. So, this is good luck and good fortune on your side, no? So, hindi lang pangkaperahang aspeto ang siswertehin kayo dito, but also, posible din na pati relationship, pamilya, trabaho, karera, no, negosyo, ang swerte na hatid ng destiny energy. So we have 18. Ayan. This is about ano, facing your fears, no? So maaring ngayon, kung dati takot kayo, no, kung dati nagpo-procrastinate kayo,
no? Ngayon, hindi na. Mababago na din yan, ano? You are going to, ano na, parang i-activate na ninyo dito ang inyong inner strength and courage for you to be able to face your fears, no? So, talagang gagawin din ninyo dito ang adjustment, no? Sa sarili ninyo na isasantabi nyo na ang takot or haharapin nyo na ang inyong mga takot sa ngayon, ano? Yung ganon. So, what else for Libra? We have one. Napakaganda talaga ng ang swerte-swerte ninyo sa ngayon talaga, Libra. This is prosperity begins. So, ibig sabihin nito na merong ito yung pagsisimula ng isang prosperous and abundant life ninyo, no? Libra, good luck and good fortune on your side dito. We have prosperity begins, so definitely. Ang daming magagandang pangyayari, kaganapan sa buhay ninyo dito pagdating sa inyong money, career, and finances, no? So, you're going to be blessed with prosperity and abundance. Sa ngayon, maaaring ito yung pagkakataon na dadating ang mga financial blessings ninyo, financial opportunities ninyo na maghahatid sa inyo ng isang masaganang pamumuhay, no? So napakaganda nito, napakagandang shift na ito sa buhay ninyo. So most likely ang karamihan sa inyo dito, Libra, pangkaperahang aspeto ang magkakaroon ng pagbabago. Nasa tapat pa niya si transformation energy, kaya most likely, no, ito na yung simula ng pagbabago ng inyong financial landscape. At magiging masagana na kayo. Abundant, prosperous. Magkakaroon na din kayo dito ng financial freedom, siguro. So, napakaganda. Ang energy na to, no, maaaring ano yan, yung perang parating sa inyo dito, it could come from different sources. Hindi lang ito manggagaling sa isang source, sa isang sitwasyon, but it could come from different sources, no? Iba't iba, maaring galing sa trabaho ang swerte, maaring may magre-regalo sa inyo ng pera, may magpapamana, it could be anything, maaring manalo kayo sa lottery, it could be coming from different sources. Okay, Libra, so ang swerte ninyo. We have number 4, discontent and boredom. Ito yung isang malaking, siguro, this is where you're coming from. No? Kaya, itong mga rainbow na to, that represents hope, that represents opportunities. Kaya, most likely, ito yung mamamayani talaga. No? Mababago at mababago dito yung pakiramdam ninyo na discontented kayo sa buhay, bored kayo na sa mga nangyayari sa buhay ninyo, that is going to change, no? That is going to change. Mababago at mababago dito ang perspective ninyo, mababago dito ang way of thinking ninyo, yung approach ninyo sa buhay sa ngayon, that is going to shift. At para mababalot kayo dito ng liwanag, no? Ng mga rainbows na to, kaya malilinawan ang inyong kaisipan, ano? Instead na magmukmo kayo sa isang tabi, instead na maboard kayo, instead na parang wala lang kayong pakialam, dead man lang kayo sa mga nangyayari, you know? Instead of feeling that, you know, that is going to change. So, maaaring magkaroon kayo dito ng epiphany, magkaroon kayo dito ng enlightenment, no? At babangon at babangon kayo from this energy. So, what else? We have number 6. Look at that. Very prosperous talaga kayo at this time. We have material and spiritual prosperity. Look at that. So, prosperity begins. Material prosperity and spiritual prosperity. So, napakaganda. At ang swerte-swerte ninyo sa ngayon talaga, Libra. So, kung ako sa inyo, i-align nyo lang inyong energies, no, with this prosperity and abundance energy, no? Itanggalin na mga negativity sa energy field ninyo, sa isip, sa puso, 'di ba, ninyo, sa energy field. Clear up, no? Clear up those negative energies na, para wala na makasagabal dito sa pagdating ng swerteng ito sa inyo. So good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love a light. Namaste. Hello Aquarius, Sun and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti ngayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, we have number 2. Movement, choices, decisions. So, maaaring meron kayo dito movement na gagawin or that has yet to be decided, no? Maaaring ganun. Kasi, maaaring meron pa kayong pinagpipilian. Maaaring namimili pa kayo ng lugar, namimili pa kayo ng date ng pag-move. Maaaring ganun ang ganap. Or,
maaring meron kayo ditong binabalak na move, no, na gagawin, no? Maaring kayo ay magpapakasal, maaring kayo ay nagbabalak na mag-propose, maaring kayo ay nagbabalak na mag-invest, no, ng pera ninyo somewhere, or maaring nagbabalak or nag-iisip kayo dito na pagplanuhan dito ang pag-manage ng inyong kaperahan. So maaring mga along those lines ang iniisip ninyo sa ngayon, and maybe there are choices na kailangan ninyong pagpilian, di ba? Kaya maaring nagmi-minimize mo ang iba sa inyo dito. Maybe there is confusion, maybe there is indecisiveness dito nararamdaman ang iba, no? So what else for Aquarius? We have number 7, stand your ground. Ayan. So parang ano kayo dito, matitest dito kung gaano kayo katatag, matitest kayo dito kung gaano kalalim, no, yung pasensya ninyo. Kasi maybe there is a situation dito siguro na medyo tensionado, no? Kasi parang meron ditong mga nang po-provoke sa inyo, nang-i-intimidate, nang-i-intriga, making fake news, no? Maaring ganun. Kasi siguro very successful kayo, ano, ang estado ninyo sa buhay ngayon, very successful in any way, no? Maaring sa trabaho, career ninyo, negosyo, relationships, pamilya, napakaganda ng estado ninyo sa buhay. Kaya maaring maraming nakatingin sa inyo, maraming naiinggit, maraming nagmamanifest, no, na mangyari sa kanila din ang ganun sitwasyon. Pero hindi sa kanila nangyayari, pero sa iyo, oo, hindi ba? Kaya maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo dito. That's why parang marami ang naiinggit sa inyo. And out of inggit, ano, nakakapag-isip sila ng hindi maganda towards you. But, di ba, you're going to stand your ground. Ipaglalaban nyo dito kung anong kailangan ninyong paglaban. Parang defensive kayo dito, nasa defensive mode na anytime, no, na parang kailangan ninyong ipaglaban ang inyong sarili, ang inyong estado, or whatever, you know, ready kayo. Yung ganon. So, good luck, Aquarius. Sometimes din, 'di ba, may mga laban sa buhay na kailangan nating pag-isipan mabuti. Kasi we need to choose our battles, 'di ba? No, may mga laban sa buhay na hindi natin kailangan harapin. May mga laban sa buhay na kailangan nating talagang ipaglaban kung anong para sa atin. So, use your own discernment and judgment on this situation, okay? Kung ano ang kailangan ninyong gawin. You have number 9, material harvest. Ayan, very successful talaga kayo, no? Lalo-lalo na pagdating sa pera dito. This is you reaping the rewards of your hard work, no? This is you witnessing the effort ninyo na nagpe-pay off na, 'di ba? Kasi material harvest ito, no? This is the yung parang return of investment na ninyo 'yan, na makukuha nyo na, mai-enjoy nyo na kung ano yung pinaghirapan. So, this could be a very abundant and prosperous period sa buhay ninyo, Aquarius. Kaya naman, binabato kayo, no, ng ibang tao na nasa paligid ninyo dahil napakaswerte ninyo talaga. Pagdating ngayon sa kasi maari din na meron dyan malaking bonus, malaking sweldo na siguro, malaking tawag dito, lucrative offer dyan siguro, meron din kayo from your work, diba? From the company, kaya talaga marami talagang maiinggit sa inyo. We have a firm foundation. Ayan. So, ang focus ng iba sa inyo dito, you know, is to lay a solid foundation, no, in major areas of life, family and relationships, career, trabaho, negosyo, yung mga ganon. So, maybe kung anong kikitain ninyo dito, no, kung ano yung kalaki, yung pera ninyo dito sa material harvest energy, you know, maaring yan ay ilalagak ninyo as investment. So, maaring yun ang pinagpipilian ninyo dito. Maaring nag-iisip kayo at tinitignan ninyo kung alin ang saan kayo mag-i-invest or papano ninyo i-invest ang inyong kaperahan, no? So, yun, parang nagpe-prepare kayo dito for financial future, no? So, good luck. So, we have power. Ayan, dito naman, sa power energy, yung willpower ninyo talaga dito will be on display, no? As in, talagang ipapakita ninyo dito yung lakas ng, yung ano ninyo, yung conviction ninyo dito, yung kagustuhan ninyo, yun talaga ang ipupush ninyo dito. At maaaring yun talaga ang mamamayanin. So, what else? We have
rejoice and celebration. Ayan, celebratory energy. So, talagang si-celebrate ninyo dito. Napakalaking tagumpay. Siguro ito para sa inyo, Aquarius, na material harvest ninyo. So, maaari talagang you've done so much effort dyan. Talagang siguro binuhos ninyo dyan ang lahat-lahat ninyo, no, para marating ninyo ang tagumpay na yan. Kaya naman, talagang i-celebrate ninyo yan, no? Kaya naman talaga magiging masayang-masaya kayo and grateful kayo. And walang makakapigil sa inyo para i-celebrate ninyo at i-savor ninyo ang inyong tagumpay pagdating sa bagay na yan. Dahil talagang binuhos ninyo dyan ang lahat-lahat ninyo, no? Yung effort, oras, pagtsatsaga, overtime, you know, kaya ganyan ang ganap. For others of you, maaari din naman na merong okasyon, merong achievement, merong accomplishment, or meron kayong mga reunion party, maaring ganon. It could be also celebration of love, diba? Maaring meron ditong wedding party or marriage proposal, yung mga ganon ba ang magaganap sa iba. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.